Hello everyone! Welcome back to my channel! Sa araw na ito, gagawa tayo ng cassava cake using tapioca flour. Ito ang mga kailangan nating sangkap. Tapioca flour, coconut milk, evaporated milk, egg, condensed milk, and butter. Ngayon, paghaluin natin ang ating mga sangkap sa ating mixing bowl. Lagay natin ang ating egg. Isa-isa natin siyang yan, i-whisk natin ang ating egg. Sunod natin ang ating butter. Evaporated milk. Coconut milk, ating condensed milk, haluin natin hanggang mag well combine ang ating mga wet ingredients. Yan, tapos dahan-dahan nating ilagay ang ating tapioca flour. Mix lang natin siya. Mix lang para walang lump siya, mamuo-muo ang ating cassava cake.
Ayan, na-mix na natin ang ating mixture. Ngayon, mayroon tayong dito. Dito natin iluto sa ating Pyrex baking dish. Lagyan natin siya ng oil sa baba. Ating salain ang ating mixture para walang mamumuuwan. Ayan, di ba? Pag hindi sinala, may mga buo-buo siya. Na-preheat na natin ang ating oven. Ibibake natin siya ng 35 to 45 minutes. Yan, na-preheat na natin ang ating oven. Number 4. Yan. Lutuin natin siya ng 35 to 45 minutes. Ayan, while niluluto natin ang ating cassava cake sa oven, gagawin natin ang ating toppings. Mayroon tayong ditong milk powder, sugar, coconut milk, at saka ang ating half cream milk. Pwede kayong gumamit ng, huwag nang gumamit ng sugar, you can use 1/2 cup condensed milk. Mix natin ang ating ingredients sa ating mixing bowl. Paghaluin lang lahat. Ayan. Mix natin hanggang ma-melt ang ating sugar. Ayan, na-melt na siya, na-melt ng sugar, and mix well na ang ating toppings. Set aside lang natin till maluto ang ating cassava cake. Ayan, after 35 to 45 minutes, ayan ang ating cassava cake using tapioca flour. Ayan siya. Ayan, ilagay natin ang ating toppings. Ano mo dyan? Ito ang ating toppings na ginawa kanina. Thank you.
meron tayong ditong grated cheese. Ang cheese option na lang po. Ayan, tapos ibalik natin siya sa oven. I-bake natin hanggang mag-golden brown or maluto yung ating toppings. Ayan, ito na yung ating cassava cake using tapioca flour. Ayan siya. I-cool down lang natin bago natin i-serve.